Uy, Gwinnie, bulok na yung saging nyo, oh. Bakit kasi hindi nyo to kinuha? Si Mami kasi sabi niya, bawal daw yung kunin yung saging na yan kasi hilaw pa. So ano nangyari ngayon? Bulok na siya. Paano na natin yan kakainin? Hindi na yan makakain eh. May makakain pa naman siguro dyan. Tingnan mo nga, Nicole. Ew! Bulok na yan. Baka magkaka-germs ako nyan. Ikaw na lang tumingin, Mayan, kung may makakain pa ba. Ang arte mo naman, Nicole. Ako na nga. Ano ba yan? Napaka-arte mo naman, Marian. Hindi naman madumi ang saging na yan, ah. Oo nga. Parihas kayo ni Nicole. Titingin lang naman. Ew talaga. Bulok na yan. Bakit ba kasi ako pa yung pinatingin nyo dito? Ikaw na lang, Joshua. Eh, bakit pumunta sa akin? Di ba sabi mo, ikaw na? Hindi ko talaga kaya. Lalo na yung amoy. Baka magkasakit ako nito. Napaka-OE nyo namang dalawa. Pareha-parehas lang kayo ni Nicole. Ako na nga yung titingin. Tabe? Sabi na eh, wala talagang kayang tumingin ng saging na yan kasi bulok na. Siguro, 1,000,000 years na yung nakasabit dyan. Huwag na lang natin yan kukunin. Wala namang kakain ng saging na yan kasi bulok na. Ang OA nyo talagang tatlo, ako na nga. Ew, bulok na nga. Kaya pala, ew. Maghanap na lang tayo ng ibang saging. Tatara na nga, Joshua. Ayoko nang humawak dyan. Ew, tara. Ew. Anong bulok na pinagsasabi nila? Imakakain pa to, oh. Uy, guys, malapit na pala yung Pasko. Bear months na ngayon. Bear months na nga. Pero hindi ako excited sa Pasko. Kasi alam ko, parang hindi ako bibigyan ni Mami at Daddy ng regalo. Bakit naman, Queenie, hindi ka bibigyan ng Mami at Daddy mo ng regalo? Diba, pag Pasko, nagbibigaw yun? Pero pinapanalangin ko talaga sa Panginoon na bibigyan ulit ako ng regalo ng Mami at Daddy ko. Kasi nung nakarang Pasko, binigyan niya ako ng bagong cellphone. Pero ngayon, nasira na. Ewan ko kung bibigyan ba talaga ako ni Mami ng regalo. Basta bibigyan ka talaga ng regalo ng Mami at Daddy mo, Queenie. Basta mag-antay ka lang. Alangan naman kapag hindi ka bibigyan nila, eh anak ka nila. Oo nga. Basta ako, excited na ako sa Pasko kasi pupunta kami ng Disneyland. Sabi ni Daddy, doon daw kami magpapasko. Wow naman, Joshua. Sa Disneyland pa talaga. Diba dapat sa Pilipinas lang tayo magpapasko lahat? Kasi ang pangit pag sa ibang bansa, hindi naman tayo taga doon. Ang sarap kasi pagkasama ang buong pamilya, masaya. Bawal ba? Pwede naman na. Babawi na lang kami sa New Year. Bakit? San ba kayo mag-New Year? E di san pa ba? Sa Pilipinas, uuwi naman kami pagkatapos ng Pasko. Dito kami mag-New Year. Sayang naman, Joshua, kapag sa Disneyland ka magpapasko. Di ba may usapan tayong lima? Asan ba kasi si Mercy? May usapan kasi tayo na mag-exchange gift tayo sa Pasko. Oo nga. Paano na yan? Pupunta si Joshua ng Disneyland, hindi siya makakasali? Pwede ko naman sigurong iiwan yung regalo ko, ah. Na, ang pangit pag iiwan. Dapat nandito ka. Eh, paano yan? Pupunta kami ng Disneyland. Iiwan ko na lang yung regalo ko. At saka, may pasalubong naman ako sa inyo, ah, pag uwi ko. Talaga ba, Joshua, may pasalubong kami? Eh, ano naman yun? Ano pa ba, Queenie? Yung favorite natin, chocolate. Hoy, hindi chocolate, ah. Secret lang yun. Beep, beep! Ala, nandyan na si Daddy. Susunduin niya na ako. Sige, bye-bye. Hala, secret daw Nicole at Marian. Ano kaya yun? Excited na ako sa Pasko. Ako rin. Kaso matagal pa yung Pasko. Tara na nga, umuwi na tayo. Gumagalaw ba yung mga ribulto? Kasi napapanood ko sa TV. Gumagalaw sila.
Ano ka ba, Queenie? Hindi yan sila gumagalaw. Ribulto nga. Hindi yan totoo yung napapanood mo sa TV, ha? Ano ba kasing ginagawa natin dito sa ribulto? Di ba tayo uuwi? Di ba sabi ko kanina, Nicole, titingnan natin to kasi aprobahan natin kung gagalaw ba talaga siya. Hindi talaga gagalaw yan. Kahit anong gawin mo dyan, hindi talaga yan gagalaw. Eh, paano kung gagalaw yung ribulto na yan, Joshua? Bahala ka dyan. Basta, hindi yan gagalaw. Sige nga, Queenie, tingnan mo kung baka gumagalaw yan. Baka may button yan sa likod. Or kausapin mo. Na naman sigurong button dyan, ah. Ay, pero try natin kausapin. Baka magsasalita siya. Ay, ayan sila, Queenie. Ano kayang ginagawa nila sa ribulto niyo si Rizal? Ay, alam ko na. Kakausapin ko sila gamit ang ribulto. O, Queenie, kausapin mo na. Ano pang hinihintay mo dyan? Sige na, Queenie. Sabihan mo. Geng, geng. Sige, eto na. Hi, geng, geng. Oh, wala namang nangyari, ah. Hindi naman siya nagsasalita. Tara na nga, umuwi na tayo. Wait lang, Joshua. Baka magsasalita yan. Ulit nga, Queenie. Lakasan mo. Geng, geng! Anong ginagawa nyo dito? Hala, nagsasalita nga. Magsalita nga po kayo ng geng, geng. Hala, sino yun? Nakakatakot naman. Umuwi na tayo, Queenie. Nagsasalita yung ribulto. Geng, geng! Kung ayaw niyong umuwi dito, kakainin ko kayo mga bata kayo! Hala, Queenie, kakainin niya daw tayo. Tara na, Nicole! Mayantay! Natakot ko sila. Geng, geng! Guys, di ba tayo uuwi? Gabi na, oh! Baka nag-aantay na si Mami sa gate. Ano ka ba, Nicole? Hindi pa tayo tapos. Tapusin mo na daw natin to bago tayo umuwi. Ayan kasi, hindi tayo nakapasa ng assignment. Ayan kasi, pag may pinagawa si teacher, gawin nyo. O ano na ngayon, pinawalis kayo. Buti ka pa, Joshua. Nakapasa kayo ni Queenie sa assignment. Ako kasi wala, kasi naubusan kami ng wifi sa bahay. Hoy, Joshua, hindi mo ba kami tutulungan? Ang dami pa dun, oh. Hindi na namin kaya. Hoy, sabi daw ni teacher, hindi daw ako pwede tumulong sa inyo kasi nakapasa ako ng assignment. Kayo wala. Grabe ka naman. Para ka namang hindi friend. Oo nga. Basta, kapag hindi ka nakapasa ng assignment, hindi ka namin tutulungan. Ha, hindi mangyayari yon kasi always akong gumawa sa pinagagawa ni teacher. Buti nga sa inyo, Marian at saka Nicole. Ayan kasi, hindi nakapasa ng assignment kaya pinawalis ni teacher. Deserve nyo yan. Buti nga sa kanila, Queenie, no? Buti ba tayo nakapasa tayo ng assignment? Okay lang, Queenie. Babawi naman kami bukas. Talaga, Nicole? Makakasagot ka dun sa pinapagawa ni teacher tungkol dun sa research. Di ba napakahirap nun? Hoy, Queenie, magpaturo ako sa ate ko kasi magaling siya sa mga research. With high honors nga siya, tapos yung grades niya, 200. O di ba, Queenie, bawal yung magpaturo kahit sino? Oo nga, bawal yun, sabi ni teacher. Pwede kaya, baka sabi niyo bawal kasi walang magtuturo sa inyo. Bakit naman ako magpapaturo pa? Eh, napakagaling ko sa mga research, no? Ah, basta, magpapaturo ako. Walang makakapigil sa akin. Kahit bagyo, lindol, kahit ano pa yan. Oy, Queenie, isumbong mo nga sila kay Teacher Martha. Hindi ba sila tapos sa ginagawa nila, oh? Oh, sige. Isusumbong ko kaya kay Teacher Martha, Marian, at saka Nicole. Hindi pa kayo tapos sa ginagawa nyo. Tapusin nyo na yan. Geng-geng ka, Queenie! Oo nga! Ngayong araw ang aking pinakahinihintay sa lahat.
Ngayong araw kasi si Queenie bibili ng iPhone 14 Pro Max, fully paid. Isang buwan ko kasi itong inipon para lang dito sa cellphone na to. Hindi lang po sa pagmamayabang mga bea, kumikita po ako ng 10K to 50K a month sa pagla-live lang. Pero bago ko sa inyo ituro, maglibot-libot muna tayo dito sa Robinson Armok City. So kasama ko pala yung mga friends kong artistahin na nagmula sa GMA Kapuso at naging grand finalist ng Backlash sa Eat Bulaga. Nakalimutan ko kung kailan yon. Dahil sa pagka-excited kong bumili, di ko na inubos yung pagkain ko sa mang inasal. Kaya naman pagkatapos namin kumain, diretso agad kami sa Power Max Center para bumili. So ayun, video-video muna, titingin sa mga mamahaling cellphone. Piling malayaman yan, pag uwi niyan, wala na yung makain. Buwad na lang. Ayan na nga, binigay na ni Queenie yung pera niya sa babaeng ito. Di ko alam kung anong pangalan ni ate, basta naiyak na lang ako. Kasi mawawala na sa akin yung mga pera ko. Sige ate, bilangin mo. Wala naman yung kulang. Sa kanya lang naman ako nagkulang. Pagkatapos kong magbayad, ayan, unboxing na si Queenie ng iPhone 14 Pro Max niya, fully paid. Sino ba namang hindi manginginig dyan? Ang mahal kaya ng cellphone na yan. Maiiyak ka na lang talaga sa nangyari sa buhay mo ngayon. Charot. Pagkatapos ko pala mag-unbox, umuwi na talaga agad ako at natulog. Ay, hindi pala. Babiyahe pa pala ako ng 14 hours. Ay, 4 hours pala. Sorry. Kaya kayo, kung gusto nyo bang kumita kahit nasa bahay lang, ituturo ko sa inyo kung paano. Wala naman kayong ilalabas na pera kahit piso. Sundin nyo lang yung 3 step ko. Step 1, i-click at i-download nyo po yung link na nasa bio ko. Ayan po. Pag na-click nyo na po, may makikita po kayong tatlong dot. At saka, kapag na-click nyo na po yung tatlong dot, may makikita po kayong open in browser. Step 2, kapag na-click nyo na po yung open in browser, mapupunta po kayo sa Play Store at saka may makikita po kayong apps. Ito po, kapag na-download nyo na po yung apps na yan, gumawa po kayo ng account gamit yung Facebook account nyo, Google account, at number. Step 3, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Mag-live po kayo ng 1 hour every day. Ayun, pwede na po kayo kumita ng pera. Subukan nyo po. Wala naman po sigurong mawawala kapag susubukan nyo, diba?